Bago nga ang laban ng Lakers bukas mga idol against nga sa team ng Philadelphia 76ers, sila nga ay naka-jackpot muna sa kanilang bagong player. Ito nga mga idol, si Stanley Johnson, tapos na kasi ang pangatlong 10-day contract niya. At ngayon nga mga idol, itong Lakers ay bibigyan nga siya ng 2-year deal. Dalawang taon na mga idol, hindi lamang isang taon na nire-request ng mga Lakers fans. Ayan nga mga idol ang swerte na nangyari sa Lakers team ngayon. Napapayag nila itong si Stanley Johnson sa dalawang taong kontrata dito sa Lakers team. Dahil sigurado nga mga idol, kung binitawa ng Lakers itong si Johnson ay maraming NBA teams ang magkakandarapan na kuhanin siya. Dahil na rin sa kanyang ipinakitang performance dito sa Lakers team na ito. Kaya nga mga idol, itong si Rob Pelinka at ang team ng Lakers ay talagang ang naka-jackpot kay Stanley Johnson. Kinuha nila ito sa G League, free agent siya. Pero sa kinahulihan nga mga idol, nabigyan pa siya ng dalawang taong kontrata. At sigurado, malaki ang matutulong niya dito sa team ng Lakers. Pero anyways mga idol, kayo ba? Gusto niyo itong naging desisyon ng Lakers na i-extend pa nga itong si Stanley Johnson, hindi lamang ngayong taong ito, pati na rin next year? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, Kendrick Perkins ay maisiniwalat sa isang ang podcast. Naging guest kasi siya mga idol at sinabi niya na yung kampo nga daw nito ni James Harden ay sinasabihan na ang mga tao sa Sixers organization na gusto nga ni Harden na maglaro kasama si Embiid next year. Sabi pa nito ni Kendrick Perkins mga idol, hindi yun kasinungalingan at iyon ay katotohanan. Yan nga mga idol ang bombang ibinagsak nito ni Kendrick Perkins na nagdulot nga sa mga fans ng kalituhan. Yung iba mga idol ay hindi naniniwala sa sinabi ni Perkins, hindi nga daw magandang source ito. Pero mga idol, sinasabi nga rin ng iba baka daw may alam itong si Perkins na hindi nalalaman ng fans. Ayan nga mga idol ang ibinulgar na balita ni Kendrick Perkins. James Harden gusto nga daw maglaro sa Philadelphia kasama si Embiid next year. At sa ating next at panghuling balita ng mga idol, Draymond Green pinagtanggol itong si Russell Westbrook. Di ba't nung nakaraan nga mga idol, nung hindi maganda ang mga ginagawa ni Westbrook sa Lakers team, hindi maayos ang kanyang performance, lahat nga ng fans ay isinisisi kay Westbrook kung bakit ganito ang performance ng Lakers. At itong si Draymond Green mga idol ay lumabas at nagpahayag. Sinabi niya nga na hindi niya nga daw gusto na itong si Russell Westbrook ay nakukuha lahat ng sisi mula sa mga fans kung bakit ganito ang performance ng Lakers. Para nga kay Draymond Green mga idol, hindi lang dapat si Westbrook ang i-blame sa nangyari sa Lakers. Wala naman siyang particular na binanggit na iba. Pero obviously mga idol, dapat hindi nga lang daw si Westbrook, kundi pati na rin ang kanyang mga teammate, pati na rin ang kanilang mga coaching staff. Ayun nga mga idol ang pagtatanggol neto ni Draymond Green kay Westbrook. Sumasang-ayon ba kayo or hindi? Komento nyo lang mga idol ang inyong mga opinyon. At yan ang alamang din muna para sa ating mga balit ng NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!